Nakagawin na po ng ilang pamilya na mamasyal tuwing Pasko. Kaya naman narito po ang ilang lugar na pwede niyong puntahan pero hindi po mabigat sa bulsa. Yan at iba pang tips sa mapamasyal ngayong Pasko sa Balita Hantan ni Mab Gonzalez. Masayang Noche Buena, simbang gabi, bonding sa pamilya, shopping. Ito ang karaniwang ginagawa ng Pinoy tuwing Christmas vacation. At mawawala ba naman sa listahan ang pamamasyal? Tiyatiyak na marami nang nagpaplano ng kanilang Christmas getaway. Kabilang syempre sa mga destinasyon ang isla ng Boracay. Wala mang snow sa Pilipinas. White Christmas pa rin ang ma-experience doon dahil sa puting buhangin. Dagdag pa sa atraksyon ang giant white pearl na ito sa Oceanarium Park. Handa na nga ito para sa inspeksyon ng Guinness World Record na nakatakda ngayong araw. Kung magkataon, ang 9 kilong bigat na perlas ang tatanghaling largest pearl in the world. Kung mas exciting adventure ang hanap mo, dumayo sa Extreme Adventure Park ng Davao City. Isa sa mga pwedeng gawin, magbisikleta sa ere. Pumunta naman sa San Fernando, Pampanga kung naghahanap ka ng pambihirang Christmas displays tulad ng mga higanteng parol. Mapapanood ang mga yan gabi-gabi hanggang December 29. Kung trip naman ang mas malamig na Pasko, huwag siyempreng palampasin ang Tagaytay at Baguio. Saan man kayo magawi sa Pasko, huwag kalimutang mag-ingat at magtipid. Kabilang sa mga dapat tandaan, mag-book ng mas maaga kung sasakay ng eroplano para mas mura ang pasahe. Pagdating sa lugar, sumakay na lang sa public vehicles kaysa mag-rent ng van o taxi. At kumain na lang ng lokal na pagkain at delicacies. Kung magsa-shopping ng pasalubong, huwag kalimutang makipagtawaran. Alamin din ang lagay ng panahon at magsuot ng damit na akma para dito. At para makakuha ng iba pang impormasyon sa mga lugar na gustong pasyalan, huwag magatubiling magtanong sa otoridad o bisitahin ang website ng It's More Fun in the Philippines. Mav Gonzalez, GMA News.